showbiz fanatics, Mr. Daniel Padilla abay nakatanggap ng mahigpit na yakap sa kanyang ina dahil sa mga panibagong kwento na lumalabas ngayon sa social media. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat of course sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga nagmamahal kay Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Thank you so much for always watching this video. At eto na nga pag-usapan natin, ano, dahil po sa issue ni Catherine Bernardo and Daniel Padilla ay talaga namang pinatunayan ni Miss Carla Estrada na siya po ang isa sa mga light and shining armor na maituturing ni Daniel Padilla dahil po sa mga kabi-kabila ang issue at sa mga pambubugbog at pangpapangit na mga lumalabas sa social media patungkol kay Daniel ay still talagang iniingatan pa rin ni Carla Estrada ang kanyang anak. Of course, lahat naman po ng ina ay hindi po gusto na pinag-uusapan ng hindi kagandahan ng kanilang mga anak. Of course, to the rescue po yung kanyang nanay na si Carla Estrada. So dahil po dito, may mga bago na naman po mga balita na talagang hinuhukay, hinahalukay ng mga showbiz insiders, yung mga kolumnista na talaga namang matagal na sa industriya. So dahil dito, kapag po nag-search kayo sa mga online at tinype nyo lang po yung Katniel, sobrang daming mga articles ang makikita po ninyo. Which means na talagang kahit sobrang tagal na, almost 2 months, magti 3 months na nga po na nabalitaan natin na after the breakup ay hindi pa rin po talaga tumitigil ang iba't ibang mga kwento na naglalabasan patungkol dito po kay Catherine at kay Daniel. Pero recently sa isang post or sa isa pong episode ng Christy Permin Showbiz Now na ay nag-apology siya. Nag-sorry siya, no? Ba't ba siya nag-sorry? Kasi inilabas niya yung kwento ukol sa Katniel. Sabi niya sa kanyang statement, ngayon ko lang to ilalabas. So parang tila baga meron siyang itinatago ng matagal, pero ito lang po yung pagkakataon para ilabas niya yung kwentong ito. Sabi po ni Christy Permin, she recently apologized after releasing allegedly news about Katniel. Doon po sa kanyang episode sa Christy Per Minute, the veteran columnist talk about an allegedly video she saw of Katniel. Meron daw po silang video na napanood or sila po mismo yung naka-experience nito, no? Kasama niya po mismo. Ibig sabihin, kumbaga is talagang yun pong nakausap niya, yun mismo yung naka-experience nitong itong pangyayari na to. The video showed she was apparently the robo footage and she saw Daniel allegedly being annoyed to do a birthday greetings. Alam niyo po ba na kung may mga nakikita po kayo mga birthday greetings, if you are ordinary people, tapos asking for a birthday greetings coming from an actors or actress or an artist or kahit po sa mga influencer, magbabayad po kayo doon para po talagang kayo ay batiin. Meron pong ano yan, payment po yan. Kunyari po, isa po yun mga handler po nila or manager. Parang you're asking for a greetings para ipang regalo. So meron yun, ano, meron siyang katumbas na price. And this time, Daniel was allegedly asked to do a birthday greetings for some birthday or dun po sa isang taong nagse-celebrate ng birthday. And according to Christy, it was Catherine who was trying to calm down Daniel in the video she allegedly watched. Nakita niya raw dun si dun po sa video na ipinadala sa kanya, nakita niya na parang si Daniel is continuous ay si Catherine po is parang siya yung nagpumipigil kay Daniel para po sawayin dun po sa nagiging reaction niya with regards to a certain person asking for a birthday greetings. Christy Permin, sabi niya, she discussed about this yung sa napanood niya. Sabi niya, may isang kaibigan kami na humingi ng pagbati ng happy birthday sa isa rin niyang kaibigan. So, she began. And then, according to Christy,
is talagang, kumbaga, parang galit siya eh, no? Galit si Daniel. Alam mo, may nagpapanood sa akin nung raw video bago inedit yung pagbate doon sa dapat pagdalhan. Alam mo, si Daniel talaga, grabe, nakaganon siya, no ba yan? Tapos si Catherine ha, alam mo tong pangyayaring ito, ngayon ko lang nilabas. Alam kong mahal na mahal mo si DJ noon. Ipagtatanggol mo, tatakpan mo ang kaldero, ang ulam, kaya hindi mo ako sasang-ayunan. Pero ngayon, pwede mong sabihin na nagsisinungaling ako, gumanon siya ng gumanon, parang nagpapapadyak na. Ayan na naman, si Catherine yung DJ. Wala pang ilang seconds to just say happy birthday, tas artista yung Daniel. Talagang happy birthday po, plastic, diba? Kaya kita mo, ay sorry kung nilabas ko to. Ayun, so talaga nagpapaliwanag siya. On my point of view, ah, hindi naman kasi natin alam kung ano po talaga yung scenario during that time. Maaring, syempre, tao lang naman si Daniel, tao lang si Catherine Bernardo, na napapagod po sila. Maaring galing sila sa taping at sa dami na rin ng mga tao talaga na nagpapag-greeting sa kanila, ang dami nagpapapicture. So, yun po minsan kasi parang na mi-misinterpret po ng ilang mga fans yun eh. Kumbaga parang, porkit ba artista sila is ano, parang pag-aari na ba sila ng mga fans? Pag-aari na ba sila ng mga tagahanga nila? Pag-aari na ba sila ng mga supporters nila na kailangan kapag nag-ask po sila for a video greetings, ibibigay agad? Diba? Kahit alam natin na wala sa mood yung tao. Diba? So, yun po yung isa sa mga talagang, kumbaga parang inilabas pa para talagang siraan, no? Kasama pa, nabanggit pa dito si Catherine Bernardo. So, hindi natin alam kung ano ba talagang purpose ng isang Christy Permin. Para po talagang masira ba talaga? Or magasirain ba talaga ng tuluyan tong dalawang ito? So, kayo na pong humuska. Kaya naman itong nanay po ni Mr. Daniel Padilla, nagpost sa kanyang Instagram na isang prayer asking for the Lord to give faith like Daniel, no, sa Bible. So, ayun na mo, musga, mag-comment lang kayo sa comment section kung ano pong inyong saloobin patungkol sa bagay na ito. But for the meantime, tayo po ngayon ay magbabasa ng ilan sa mga komento ninyo naman patungkol sa ating pong last update. At unahin po natin ang komento mula kay sa isang user, sabi, wala siyang name eh. Sabi niya, wala silang nilabag at tinatapakan na tao, kaya walang masama. Mag-post din kayo kung ano man ang aktibidad ninyo para masaya lahat. True. Sabi naman ni Sylvia Bernardes, hi mga bashers, walang magawa sa life. Hayaan nyo ang mga yan. True, di ba? Tinga, di ba parang nung kumalat na po yung balita, nung nagkaroon na po ng issue, parang naglabasa din mga bashers eh. Talaga hindi na tumitigil kasi nga ngayon napaka easy access na kasi eh, any moment kahit sino pwedeng mag-comment. Dati kasi parang mga articles yung mga kolumnista lang yung nagbibigay ng kanilang reactions eh. Pero ngayon kasi may social media na. Kaya ang dali pong kumalat at ang dali pong magkomento ng tao, no? So, another comment, sabi ni Alex said, I think she knows her boundary when it comes to drinking occasionally. Actually, when you're in a relationship, there are restrictions because you need a consent from your partner, and she gave and respected her past relationship with DJ. What she's doing right now is natural, hanging with her friends, let her enjoy her singleness before another commitment come along. We don't know what behind in the whole story. We are just bystanders and audience for her respective life. Let her grow and experience being single and meeting people. True. Tama naman po siya. Meron pong katwiran to na kapag in a relationship ka, kailangan mo magpaalam, may mga adjustment. Pero ito kasi parang ini-enjoy ngayon ni Catherine Bernardo yung kanyang pagiging single. Kasi walang sumasaway sa kanya kung anong gusto niyang suotin, go lang, di ba? Hindi katulad dati na talagang may Daniel na nagtatakip sa kanya, may Daniel na sumasaway sa mga gusto niyang gawin. And ibigay na natin kay Catherine yun kasi doon lang po siya sumasaya at yun lang yung parang ano niya, comfort zone niya, di ba? And
Isa pa sa mga nagkomento si Cherry Rodino. Yan ang pangyayari sa buhay ng tao na minsan mayroon ng mga na may kabaliwan. Reaction sa anumang mapait, masakit na dinadanas. Kaya naman na ma-depress, maghanap ng away o di kaya suntukin ng dingding. Ang sa akin lang, mag-ingat lang para sa sarili at kalusugan. Kat at DJ, hindi nila sinisira ng isa't isa sa social media, di gaya ng iba. Ang iba lang sila ang gawa ng kung ano nung kwento, eh hindi nagsasalita ang dalawang bashers nga tawag sa kanila eh. Kaya ganyan pinagsasabi, true. Kaya nga po, dahil po sa pananahimik nila, parang naging ano siya, naging talk of the town. At nakita naman natin, diba, ang tangi lang nagsasalita yung mga talagang bashers, yung talagang gumagawa ng mga kwento tungkol sa kanilang dalawa. And don't worry, kasi we are here to fact check yung mga issue na ito, no? So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, The RedsTV. God bless everyone!